Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ang vlog po natin ay walling tiles. Yan po, yung ginawa namin na yan, walling isang side lang. Ayan po ang papakita ko sa inyo paano po natin yung binuo. Ang yan po ang tiles na yan, yung parang may mga ngipin-ngipin siya, sinasalpak. 25 by 50. Ayan, layout po tayo ng waterboard sa ilalim. Wala pa po kasing waterproofing, nasa second floor kami. Wala pang waterproofing yung flooring, kaya nag-angat po tayo niya ng 26 cm. Yung waterboard po na yan, kailangan po libilado. Sana all. Yan po yung mga pag yan po yung pagkakabit ng ano ay paglalagay ng mortal yung palaman ng ano tiles po. Ayan. Mamaya ko po na po papaliwanag step by step. Ayan, naglagay na po tayo ng first layer. Basta importante po libilado yan ha. Libilado po yan kasi yan ang pattern natin ng pad ano padiretso, ang pabalagbag yan pattern. Ilalayout po natin yung patayo naman. Sana all. Kung dyan po sa ilalim butterboard, yung patayo naman po niyan, tansi na lang. Maghuhulog po tayo dyan. Yan po. Pero bago po yan, chinek up ko na po yung pader, nasa hulog naman, kaya yan, papakita ko lang po sa inyo yung pag ano, yan, hulog po. Kailangan yan, sa totoo lang, yung paglibilado na po yung ilalim, kahit hindi nyo na po diretso yun, ang kukunin lang po natin dyan ay yung kapal. Yan po, yung kapal lang na yan. Yan na po ang susundan ng mga sasalpak natin panibago. Yan susundan na po yan ang patayo nya. Kasi may guide naman po tayo pahiga, ilibilado. Ay, paglalagay po ng mortal sa ano, pansinin nyo po yung paglalagay natin ng mortal, mas lamang pa po yung mga uka-uka kaysa dun sa ano nya, mga naka-usli na halo. Adhesive po yan, may halong konti simento, dalawang adhesive, isang simento. Sana all. Nakita nyo mga ano lang siya, hindi siya solid, hindi po yan sinusolid pagdating sa walling. Ito yung lamang pa yung mas malalalim, lamang yung malalim kaysa dun sa mga naka nakaumbo. Pagkabit po niyan, pagkakabit ko, para po malaman natin kung sakto na yung halo, kundi kulang, hindi sobra. Paglapat po nung tiles na yun na may mortal na, kailangan po, meron pa kayong pupukpukin kahit mga 5 mm pa. Yun po ang eksakto na pagmumortal ng tiles. Pag ano naman po, pag sobra, malalaman po natin yan kung paglagay nyo yun, paglagay nyo ng tiles, paglapat nyo ng tiles ay ang nakalabas pa po na kailangan palubugin ay mga 1 cm. Makapal po yun. Sobra po yun. Tatanggalin po ulit natin tapos babawasan ng konti. Pero sa mga professional, ano na po yun, gamay na nila yun, makunat lang po. Tingin mo na dito, kasama mo to ha. Yung cameraman ko, may ginagawa. Nakabigyo yan, nakabigyo. Sige. Kasama yan. Ewan ko po anong nililayout niyan. Nililayout po siya eh. Wala po akong magagawa dyan eh. Siya yung cameraman natin. Ganun daw, 2 piso raw. 2 piso lang po yata. 2 piso yata po hinihingi nun. Yep! Pagbigyan nyo na po, na, pagbigyan na po natin. Wala po akong kasalanan dyan, ha. Sana all. Tuloy po natin. Pag makapal,
asan ba ba tayo? Pag para malaman pag magkapal, malalaman po natin 'yan. Pag isinalpak natin yung nilagay natin ng mortal, pag umangat po 'yun ng mga 1 cm o 1 cm, ibig sabihin po niyon makapal 'yun. Babaw, hindi po natin idediretso ng kabit 'yun, babawasan po natin 'yun. Ganun proseso pa rin, may nilalagay ng mga uka-uka. Para hindi po mahirap magpalubog. O yung ilalim po, ano yun? Bale, magtitira po tayo ng isang tiles doon. Di bale po mapaluwag. Huwag lang mapasikip kasi baka makapal yung flooring. Pangit pong tingnan. Maliit na siya, parang darating ay seruho. Yan nga po, ang height po, ang lapad po niyan, 25 by 50 po yan. Kaya ang itinaas ko rung galing sa flooring, 26. Magkaroon man po ng tubing na mga 3 sentimetro, hindi po hapunado yan. Yeah, may guide naman po tayong tansiron, di ba? Kaya hindi na tayo gumagamit ng level bar o kaya bara. Kasi po may tansi tayong inilagay doon, hindi ko na po inilapit masyado. Yung pong pagpuputol ng siroho, may vlog po tayo dyan. Hindi ko na rin po ipinaliwanag yan dito dahil napaliwanag ko po yun doon muna. Ganon din po yan, ang dun sa paliwanag ko po nung una, sa flooring yon. Dito po nagwawaling tayo, ganon din naman po yun. Ganon din po pagsukat nun. Ayan po, kala nyo madaya, kala nyo daya, hindi po. Yun po ang normal na proseso po yan. Yung lalagyan ng mga uka-uka. Ay! Iyan mo na kasama ka na. Sana yung nagka-video pala yan? Oo. Pinapusin ko sa YouTube. Ano yung alam mo, course? Channel? Jaime. Jaime? Jaime B. Jaime B lang? Black. Jaime B, black. Ayun, kakamira ka na. Nagulat po na nanood eh. Maraming salamat po sa mga nagsusubaybay. Nasa sumusubaybay po. Doon sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nakikisuyo po ako. Pa-subscribe naman po para lumago po itong channel natin. Puro construction work po itong ginaano ko. Content. Ang content po natin sa construction. Kung may tanong po kayo, basta tungkol sa construction lang, comment po kayo, baka po sakali makatulong. Sana all. Ayan, patapos na po. Akin na po yan, hindi ko na masyadong ano. Yung sa taas po si Ruho. Di ba nga, nabanggit ko sa inyo na ano. Ayun, nakita nyo, kulang. Kulang po yun eh. Kasi paglapat nyo at halos wala na kayong papaluin, kulang po yun. Huwag nyo na pong ituloy. Lagyan nyo ng konti. Ganun din po ang proseso, lalagyan ng mga uka-uka. Daming salamat po sa mga nagsubaybay. God bless. Hanggang sa muling content na lang po. Yung taas nga po pala, wala na yung tansi. Nasa sa inyo naman kung didiretsyohan ng tansi. Kaya ang nakita nyo, gumagamit ako ng level bar na lang. Pwede nyo pong diretsyohan ng tansi galing sa taas pa baba. Mas maganda po yun. Talagang hindi babali yung ano natin yung tiles. Thank you.
Kayo na pong bahalang mag-adjust kung hindi masyadong maganda pagkapaliwanag ko. Sa inyo lang po ang ano, ano namin, trabaho namin. Okay. Finish. Lana, finish na. Hanggang sa muli po. Marami po talagang salamat.